Let's pray. Ama namin, kami po ay muling nagpupuri sa inyo at sa gabing ito muli ay ang aming pong paghingi ng inyong mayamang awa at tawad sa aming pong mga pagpukulang, mga kahinaan, mga nagawang hindi kanais-nais. So Lord, maging maayos at malinaw ang inyo pong pagbibigay ng inyong mensahe sa amin sa gabing ito. Ikaw lamang maluwalhati itong aming sangot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo na sa 1 John chapter 5, verse 1 to 5. Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. And everyone who loves the Father loves his child as well. This is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying out His commands. This is love for God, to obey His commands. And His commands are not burdensome, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God. So dito po yung author, na walang iba kundi si Apostle Juan, ay kanya ngayong finofocus doon sa relasyon ng tatlong tinatawag na fundamental elements that is so important sa ating pong pagkakilala sa Diyos. At yan ay ang pananampalataya, love, and obedience. So, faith, love, and obedience. Pananampalataya, pag-ibig, at pagsunod. So, yung pananampalataya, umpisahan natin, hindi lang po ibig sabihin ito ay meron tayong pinanghahawakang katotohanan, bagkus ibig sabihin itong pananampalatayang ito ay pumasok sa buhay ng isang tao. At yan ay sa buhay ng isang naging mananampalataya kay Kristo. Okay. So dito sa argument ni Apostle Juan, everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the Father loves his child as well. So dito makikita natin, ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Kaya't nagkaroon tayo ng pananalig sa Kanya, pagtitiwala at paniniwala ay dahil sapagkat tayo ay ipinanganak sa Diyos. Meaning to say, tayo ay pinanganak na muli. We have been born again. We have been born of God. Kumilos ang Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya nakakaya niyang magmahal ay dahil sa binigyan siya ng Diyos ng pananampalataya. Yan ang una. So ang tinutukoy dito ay hindi yung kung paano tayo naligtas, kundi yung resulta ng ating pagiging ligtas. Ngayon na tayo'y ligtas, ay sabi nga, nakakaya nating magmahal. At tayo'y naniwala. Kanino? Kay Jesus. Na siya ay si Kristo. Na siya ay tagapagligtas. Okay? So, ang sino mang naniniwala na si Jesus ay tagapagligtas, siya ay pinanganak sa Diyos. Yeah. He is born of God.
So, this is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying out His commands. So, yung ating pagsunod sa kanyang mga kautusan, makikita po natin na parang kabaliktaran o baliktad yung pagkasulat ni Apostol Juan dito, hindi kagaya ng ating inaral kagabi na kung saan doon nakasaad na sabi nga if sabi nga, one cannot love God without loving His children. Okay? So, doon sa ating inaral kahapon, isabi, tayo ay, kumbaga, ang ginawa muna yung pagmamahal na nanggaling sa atin ay biyaya, regalo galing sa Diyos. Pero ngayon, baliktad. So, whether ibaliktad man ni Apostol Juan yung kanyang sinabi rito, ay parehas din lang po ang kalalabasan. Dahil yun nga ang gusto niyang iparating dito. Sabi niya, for example, kung ang isa ay kanyang kiniklaim na mahal niya ang kanyang kapwa-tao, ang kanyang kapatid sa Panginoon, pero hindi ang Diyos, then ibig sabihin, hindi niya talaga mahal yung kapatirang yun na niligtas din ng Panginoon. So, hindi niya tunay na pinapakita ang pagmamahal na mula sa Diyos. So, sabi dyan, if love to men proves the worth of our love to God proves the worth of our love to men. So kung ang pag-ibig ng tao ay magpapakita ng kahalagahan ng ating pagmamahal sa Diyos, then yung ating pagmamahal sa Diyos ay nagpapakita lang ng kahalagahan ng ating pagmamahal sa ating kapwa-tao. So, balibaliktarin mo man yan, sumatotal ang pupuntahan din niyan is ang pag-ibig na yan, nagagawa lang natin o naipapakita lang natin yan sapagkat hindi natural love yan. It is yung tinatawag na agape love. It is a divine love. Galing yan sa Diyos. Madali ang isang taong magpakita sa external niyang pamumuhay, sa kanyang pananalita, sa kanyang mga action. Pero sabi nga, ang puso ng tao, ang siyang tinitingnan ng Diyos, kung totoo nga ba na tayo ay nagmamahal. Kaya't dinagdag yan ng author na si Apostle Juan. Hindi natin pwedeng pag-usapan ang pagmamahal ng Diyos na hindi natin ito maikokonekta, okay, sa ating pagsunod sa kanyang mga salita. Kasi madali lang magsabi, pero kung hindi naman natin susundin yung kanyang salita, eh, anong silbi ng pagpapakita natin ng pagmamahal? Okay? So, yung connection ngayon, dito sa verse 3, sinasabi, this is love for God, to obey His commands. And His commands are not burdensome. So, yung connection ng pag-ibig ng Diyos at yung pagsunod natin ay ginamit ng Diyos para proteksyon laban sa ating pag-iisip na ang pag-ibig para sa Diyos
ay pwedeng ipakita sa pamamagitan lang ng ating emosyon. Okay? May mga ganyan eh, yung noong panahon ni Jesus, meron yung tinatawag na mga professional mourners. Ano yung mourners? Yung umiiyak kapag may lamay, pag may namatay, sila yung tinatawag ng pamilya para sila yung iiyak sabay-sabay. Ganyan. So meron ng ganun nung panahon pa ng ating Panginoong Jesus. Pagpapakita ng emosyon ng kung halimbawa dun sa lamay, pagpapakita ng kalungkutan. Okay? Pagpaparamdam ng ikay nakikisimpatiya sa kanila. Pero sila bayaran 'yon, binabayaran 'yon para gawin 'yon. 'Yun yung sinasabi dito ng Apostol Juan na hindi po ganoon. Kaya nga dinugtungan ng pagsunod sa kanyang salita para nang sa ganon, hindi mauwi sa mere emotions yung ating pagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos. Kasi yung true love o yung agape requires action. Kailangan may action. Yung bang sinasabing, o sige, pag-pray na lang kita kasi alam ko wala kang makain. Pero ikaw naman, meron ka naman pagkain sa bahay na pwede mong i-share dun sa nagugutom na yon na isang kapatid. So, emotionally, sasabihin, pag-pray na lang kita, pero urgent yung kanyang pangangailangan, meron ka namang means o resources, then ipakita mo sa action. Bigyan mo ng pagkain. Sabi ko nga kagabi, with respect to humankind, sa tao, it means willingness to lay down one's life. Di ba? Atin na pag-usapan yung pagbibigay ng buhay ng isang mananampalataya. Siya lang mauuna kung siya yung unang papatayin ng mga kaaway, siya na ang magsasabing, ako na mauna, wag na yung iba. Mas fair yung iba sa kanilang buhay. Ganyan ang sinasabing tunay na aksyon na binibigay ng isang tunay na mananampalataya. Now, with respect to God, yan naman yung ating pagsunod. Okay? Pagsunod sa kanyang mga utos, okay? Sa kanyang salita. Nang sa ganun, nagkakaroon tayo ng tinatawag na relasyon ng anak sa ama. Okay? At yung ating paninilbihan na yan ay para sa Diyos din. Kung tayo man ay naninilbihan bilang isang pastor, isang manggagawa, isang mananampalataya, ay ginagawa natin ang lahat ng ito dahil sa mahal natin ng Diyos. Okay? Yung pagbibigay natin, yung pag-aalay natin ng ating buhay ay sa kadahilanan na tayo rin ay binigyan ng panibagong buhay. Yun yung ating response sa ating panibagong Lord or Master. Dati ang ating Panginoon ay si Satanas, sarili natin, pero ngayon ang ating Panginoon ay si Jesus na. Siya na nagbigay ng ating bagong buhay, kaya tayo sumusunod. So ngayon, dinagdagan ngayon ni Apostle Juan itong kanyang sulat na ito, yung turo. At ang dinagdag niya is that ang mga kautusan ng Diyos ay hindi pabigat. Okay, hindi burdensome, hindi
mabigat na pasanin. Sa isang hindi mananampalataya, sa isang natural man, sabi nga, ang kalooban ng Diyos ay strange. Okay? Hindi niya maintindihan. Yung requirement ng pagiging matuwid ay sa kanya ay, kumbaga, napakalayo, very foreign. And mahirap sundin. Biro mo yung kapag ikaw ay sinampal sa kaliwa, iaharap mo yung kanan, mahirap gawin yon. Pero yun yung ginawa ng ating Panginoon. Lalo na nung siya'y pinahirapan, yung kanyang paglilitis, nilitis siya ng mga kapwa niya Hudyo, ng mga nasa loob ng Sanhedrina, ang mga Sadduceo at Pariseo at mga skriba, at ganun din sa katauhan ni Poncio Pilato at ng mga Romano, ng mga kawal ng Roman Guard, okay, na tinatawag. Pati ang batas ng pag-ibig ay sa kanila ay pabigat. Bakit ko naman mamahalin ang ibang tao? Yun ang tanong nila, itong mga hindi mananampalataya. Siyempre, mamahalin ko yung mga pamilya ko, mahal ko sa buhay, pero pag ibang tao, ay hindi ko kayang mahalin. Pero yun ang utos ng Panginoon eh. Kaya nga nung pumasok ang Diyos sa buhay ng natin na mga mananampalataya, ay ating ngayong ipinagkatiwala ang ating buhay sa kanyang bugtong na anak. Kaya't sabi nga sa Matthew 11:30, yung kanyang pasanin, okay, yung yoke, becomes now gentle, magaan. Okay? Come to me, all of you who are heavy laden, and I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. Kaya ang isang taong pinanganak sa Diyos ay meron siyang pagnanais na lumago pa sa salita ng Diyos at lalo pa niya makilala ang Diyos. Kaya't andun yung kanyang pagkauhaw at pagkagutom para sa katwiran. At yun ngayon ang nagiging joy ng isang mananampalataya. Siya'y makagawa ng mabuti. Kaya't sabi nga, ang mamuhay sa buhay ng pag-ibig o pagmamahal, eh yun eh para sa atin ay kasiyahan. We delight in such a thing. Yung mga kautusan ng Diyos na yan ay nagbibigay sa atin ng kalayaan. Okay? Sa ibang tao, sasabihin, anong laya ang sinasabi ninyo? Wala nga kayong laya kasi sumusunod kayo dyan sa mga kautusan, mga do's and don'ts. Samantalang kami na mga nandito sa mundo, well, walang pumipigil sa amin. Kung anong gusto namin gawin, gagawin namin. Mga worldly pleasures, kaya namin gawin na hindi kami nakokonsyensya. Pero kayo ng mga Kristiyano, eh ngayon, bawal pa pala para sa inyo yan. So, kayo ang nakakulong at kami ang malaya. Well, on one side, tama sila, parang sila nga yung malaya. Malaya nilang nagagawa yung kanilang kasamaan, yung mga maling o mga kamunduhan nila. Pero on the truthful side of it, sila yung hawak ng diablo. Sila yung nakakulong sa kamunduhan.
at ang mga Kristiyano ang malaya sapagkat hindi na nila, sabi nga, haharapin yung paghuhusga balang araw na gagawin ng Diyos. Sa kanila, they live carefree lives today, not knowing that one day they will be facing the judgment seat of Christ. Akala nila, malaya na sila. Yung pala, nakakulong na sila ngayon at makukulong pa sila panghabang panahon doon sa walang hanggang kamatayan. Na ang nakumukulong asupre at brimstone, sabi nga, which is the lake of fire, the second death, which we know as hell. Ayan. So everyone born of God overcomes the world. Kung ikaw ay pinanganak sa Diyos, kakayanin mo. Malalagpasan mo yung mga pagsubok dito sa mundong ibabaw. So, hindi tinutukoy dito yung tao mismo, kundi yung kanyang kapanganakan sa Diyos. Yun ang siyang nagtatagumpay. Yun ang siyang lumulupig. Okay? Nagko-conquer. Yun. Sa mga bagay-bagay dito sa mundo. So, yung ating pagiging born of God o pagiging tayo pinapanganak sa Diyos ay gawa ng Diyos para sa atin. Para nang sa ganon, makakaya natin ngayong lupigin ang mundo na ating kinagagalawan. Anuman ang ibabato sa atin, anuman ang mga dagok na ating kakaharapin, malalagpasan natin yan. Bakit? Kasi yung supernatural act ng Diyos sa atin, okay, ay kanyang ginawa na nung kanyang pinadala ang kanyang bugtong na anak na si Jesus na mamatay sa krus ng Kalbaryo. Na tayo dati ay nasa kaharian ng kadiliman, napunta na tayo sa kaharian ng kaliwanagan. Dati sa kaharian ng kamatayan, napunta tayo sa kaharian ng buhay. Dati tayong nasa kaharian ni Satanas, ngayon nasa kaharian na tayo ng anak ng Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Okay? So yun yung tinutukoy dito ni Apostle Juan. That by faith, sabi nga, meron tayong pananampalataya, meron na tayong daan, may access na tayo na makapasok sa presensya ng Diyos. We now have this full confidence to come into the presence of God in prayer, knowing that we will no longer be judged by God in the future because of the appearing of the Lord Jesus Christ on earth. Kaya yung pagbaba rito ng ating Panginoong Hesus, bakit natin ginugunita? Sapagkat yun yung pagparito ng Messiah. Yun yung pagbaba ng kaluwalhatian ng Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoon. And in verse 5, who is it that overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God. So, makita natin dito yung play of words ni Apostle John. Kanina, sinabi niya na sa verse 1, everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. Dito naman sa bandang huli, only he who believes that Jesus is the Son of God. Okay? Kanina, yung saviorship
ni Jesus Christ, yung pagiging tagapagligtas niya. Dito naman sa bandang huli, yung pagiging anak ng Diyos, which equates to being the second person of the Trinity, God the Son. So makita natin yung progression ng thought ni Apostle Juan dito. Okay. Paano nagiging matagumpay ang isang Kristiyano laban sa mundo? Okay. Una, makita natin niya sa verse 4, it begins with a new birth, yung bago nating kapanganakan, pagiging born again. Okay. At yan ay kilos ng Diyos. Tapos, sabi nga, tutungo ito sa eksperyensya ng isang mananampalataya sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Okay? So, ibig sabihin, may response. Ang Diyos, kinilusan tayo, tayo naman, nag-response by faith. Pangatlo, it culminates in the confession that Jesus is the Son of God. Ngayon na naintindihan mo ang Ebanghelyo, hindi lang sa tatanggapin mo, kundi yung i-confess at ibubulalas na si Jesus nga ay ang anak ng Diyos. So yan ang process ng pagiging isang Kristiyano, pagiging isang mananampalataya. Okay. So the victory na hawak na natin assures us that we too can love God and the children of God, and that we can too that we too can obey His commands. So yun. So babalik tayo dun sa tatlong fundamental elements ng ating pagkakilala sa Diyos: pananampalataya, pag-ibig, at pagsunod. Faith, love, and obedience. Or belief, love, and obedience. At itong tatlong ito ay marka ng bagong kapanganakan. It is the mark of the new birth. Belief or faith, love, and obedience. And sabi nga, yung buhay na ating kinagagalawan ngayon bilang isang mananampalataya ay hindi po mabigat, hindi po pabigat. But it is a life of celebration. Ang isang mananampalataya, kapag naunawaan niya ang Ebanghelyo at nakita niya talagang ligtas siya, na talagang wala nang makakapagtanggal sa kanya sa kamay ng Diyos, ang mundo man, ang diablo man, o kahit sino pa man, hindi ba't cause for celebration yon? Nagbubunyi tayo kasi bakit? Hindi na tayo hahatulan ng Diyos, hindi na tayo makakasama doon. Na itong mga nasa mundo, itong mga unregenerate, itong mga taong hindi pa mananampalataya, ay haharap balang araw dito sa tinatawag na paghuhukom ng ating Panginoon. Kaya't alam naman natin na marami tayong mga mahal sa buhay na hindi pa mananampalataya. Kaya't ganun na lang yung ating pasanin at sila ipanalangin at ipakita sa ating testimonya na tunay nga buhay ang Diyos na ito, at gusto natin din silang maakit sa ating Panginoong Hesus. Kaya at yung sigaw ni Apostle Paul, in all these things we are more than conquerors, Romans 8:37. Ang tinutukoy diyan sa Romans 8:37 ay napakaganda po, dahil bago umabot ng verse 37 ay may tanong diyan,
Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? As it is written, for your sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Napakagandang pangako ng Diyos yan sa atin. Wala na makapaghihiwalay pa sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo. Meaning to say, na hindi lang yung mga outside forces, gaya nila Satanas, ng mga mundo na kinabibilangan ng mga unregenerate people na kukutsain tayo, they will mock us, ridicule us. Hindi lang yan, tayo magtatagumpay, pati sa sarili nating laban sa tinatawag na yung ating indwelling sin, yung kasalanan na nakadikit pa sa atin kahit pa tayo Kristiyano. Okay, wag isipin na isang Kristiyano na perpekto na siya, na siya makakasunod na 100%. Pero ang pinapakita dito is that mapagtatagumpayan na rin natin pati yung laban na yan, itong tinatawag na internal enemies that confront the conscience. Okay? Yung umaatake sa ating paniniwala, sa mga standards, yung mga korupsyon ng laman. Okay? Like adultery, fornication, o yung ating paghahangad na yumaman at magkaroon ng limpak-limpak na salapi. Greediness, yung mga yan. Mapagtatagumpayan na natin ito dahil nga tayo ay nakay Kristo. Tayo ay sumusunod na sa ating Diyos. Kung wala pa ang Espiritu ng Diyos sa atin, mahihirapan tayo. Pero dahil nga nasa atin ang Espiritu ng Diyos, makakayanan natin yan. We are still a work in progress. Hindi pa rin tayo perpekto. So, huwag po kayong mapanghinaan ng loob. Sabi nga, ang bahay, ang iglesia, the church, it's not the building, but it is a gathering of believers. And these believers are sinners. Kapag ka, sabi nga, may isa doon na sasabihin niya na siya ay perpekto na at hindi niya na kailangan ang mga kapwa mananampalataya dahil siya ay hindi na nagkakasala. Sinungaling po yung taong yon. Kasi lahat pa rin tayo ay nasa laman na ito. And this flesh is corrupt. Kaya andun pa rin yung paglalaban natin sa laman na ito. At hindi matitigil yan hanggang sa dumating tayo sa tinatawag na pagbabalik ng ating Panginoon, na tayo ngayon ay babaruan niya na ng tinatawag na maluwalhating katawan o glorified body. At doon, I assure you, hindi na tayo magkakasala. We will be perfect people serving our Lord and God in His new heaven and a new earth. So I hope and pray na kayo ay napaalalahanan tayong lahat at
Nabigyan din tayo ng assurance at comfort at joy sa buhay Kristiyano. Kaya't tuloy-tuloy lang yung ating paglago at ang ating pag-aaral hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. At yan ang gusto niya. Yung tayo ay dumepende sa Kanya sa lahat ng bagay at sa lahat ng oras. Huwag tayong dumepende sa sarili natin. Madidismaya lang tayo. We will be dismayed. So let us always come before God. And that is the reason why we, as a people of God, come together. Huwag nating mamaliitin yung pagtitipon natin tuwing Linggo. Okay? Huwag natin na bibigyan ng rason na, ay, kaya ayaw kong pumunta kasi masakit ang ulo ko or busy ako or what. Ang ating Panginoon, hindi siya busy. Paano ko sabihin niya balang araw, busy rin ako, hindi kita maharap, hindi kita makakapasok sa pintuan ng langit. Kaya kapag meron mga pagtitipon, unless you are really sick, sabi nga let us, sa Hebrews 10:24-25, let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but all the more as we see the day approaching, let us spur one another on to love and good deeds. Kaya importante yung nagkakatipon-tipon, because once a week na nga lang yun eh. And God is waiting for us. The Lord Jesus Christ is waiting for us. The Holy Spirit is waiting for us. And I hope and pray na sana pagdating ng araw ng pananambahan, ay tayo ay andun yung eagerness natin na mag-attend. Nagpre-prepare na tayo. We help our, ano yung mga dadalhin natin mula sa bahay. Hindi yung kumpleto ng lahat, ikaw ang inaasikaso mo lang sarili mo. Hindi. Dapat kung may mga dadalhin, may mga lulutuin, may mga bubuhatin, may mga ipre-prepare, dapat lahat sa isang pamilya nagkakatulong-tulong, nagkakasama-sama. Huwag iaasa, baka dumating ang panahon na uugod-ugod na yung mga magulang, eh, hindi na sana yung mga anak na natumulong o kumilos o gumalaw. Eh, kailan pa? Eh, dapat habang bata pa, maturuan na sila at masabihan na na church is a very important meeting every week that we need to be, kumbaga parang andun yung desire mo at saka yung joy mo na magkakatipon-tipon na naman kami. Aawit na naman kami bilang isang grupo na kami ay maglilingkod sa aming Panginoon. Yun po ang gagawin, ang dapat na nasa isip natin. Hindi yung sarili lang natin, yung inaayos natin. Oh, andyan na yung pagkain, kakain na ako. Hindi po. Dapat nga, pati nga sa loob ng iglesia eh, hindi tayo naghihintay na tayo ay pagsisilbihan, kundi oras ng kainan, edi ando ka, ready ka na, maganda ng plato, kutsara, ng mga pagkain, lahat ng pwedeng gawin, wag yung parang nakaupo lang kayo doon at naghihintay lang kayo na pagsisilbihan. Because that is your act of service to God, that you can serve God in the fellowship of believers. Kaya I hope and pray na makita natin na ang Sunday is a very important day for the believers. Kaya nga si John MacArthur, pinaglalaban niya yan eh. Kahit na may pandemic, sinasabi niya, our people just came to church on a Sunday. Hindi ko naman sila sinabing pumunta, pero nakita nila kahit may pandemic. They are hungry and thirsty for God's word, and so they are here. And until now, tuloy-tuloy yung kanilang pagtitipon. Bakit? They saw the importance of meeting together and gathering together. And so I hope and pray na mabago yung ating pananaw sa ating paninilbiyan sa Panginoon.
na sana talagang mag-level up na tayo. Okay. And I praise God because some of our brethren are now exercising some works of service to God, okay, in prayer, in the music ministry, in the preparation of food, okay, in just being there para mag-welcome sa mga bisita sa iglesia. Yun, malaking bagay yun. So I hope and pray na lahat tayo meron gagampanan ng mga paninilbihan sa ating Panginoon. Huwag niyong mamaliitin. Pati yung pagkatapos ng service, may nagwawalis, may nagliligpit. Akala niyo maliit na bagay yun. Hindi, malaking bagay yun sa Panginoon. Malaking bagay yun sa iglesia. Kaya't walang mean jobs, yung maliit, walang malaki, lahat pantay-pantay. Yung nagtuturo, o yung naglilid sa worship, o yung nagwawalis, o naglilinis, pantay-pantay lang yan pagka tiningnan ng Panginoon. So, I hope and pray, find a work that you can do as your service unto the Lord. Not just in the church, but in the home, wherever you are, have some kumbaga means para mapagsilbihan ng ating Diyos. Napakaraming avenue yan. Huwag tayong magbabad sa Facebook, sa YouTube, or sa Netflix, or whatever. Kung nasayang yung isang araw na hindi ka man lang nag-meditate sa salita ng Diyos, hindi ka man lang nag-pray, hindi ka man lang naging courage, hindi ka man lang nag-serve sa iyong family or whatever. Sayang. Sayang yung opportunity because sabi nga in the sphere of the church ay ang daming opportunity to show our love and concern to the brethren. Okay? So babalik ulit tayo doon. Sabi nga, love the Lord your God with all your heart, all your mind, with all your strength. And the second is to love your neighbor as yourself. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dito na po tayo magtatapos.